Hi, it's Pat. And it's Agnes. And this is Pat and Agnes Try to Vlog again. So ano gagawin natin ngayon, Agnes? So today, tayo ay pupuntang Baguio and we decided na it's time for us to share our coming out stories. I'm coming out, chan to chan. Na-realize namin na never pa namin ever kinakwento yung coming out story namin na in an official way. Official! Lagi kasi namin siya kinakwento sa interviews. Guesting. Or sa interviews, sa guestings. So, kaya it's our own platform. Yeah. Just a day in the life of a passenger princess. Walang hiniinda. Good morning. Coding tayo today, sasabi ko. Experience din ni Pat yung commuting around Baguio. So, ito tayo, naglalakad. Paalis ng hotel. Uy, yung coming out story nga pala, itutuloy natin today. When did you know that you were queer? Ikaw muna. Mas mabilis yung sagot mo. I realized I liked girls when I was in grade school. Kasi, all girls school eh. Tapos, naka-holding hands ko habang misa yung parang crush ng bayan at the time. Tapos kinilig ako. Tapos that's how I knew. That's how I had an idea na baka girls din ang type ko. Actually, very simple lang naman yung akin. Na-realize ko din na it wasn't just a phase. Kasi nag-try ako magka-crush talaga sa lalaki. Pero hanggang dun lang talaga. Kapag nagkakaroon na ng romantic feelings yung other party, hindi ko siya mas reciprocate talaga. Ako, lately ko lang siya na-realize eh. I think nung college na. Meron ako nung crush nung college. Na hindi na, ako. Alam mo, bakit ka nagagalit? Hindi ako galit! Sobrang hindi nag-make sense sa akin yung idea na queer. Parang na-realize yun, crush ko tong girl na to. Pero hindi talaga weird. Weird talaga yung concept paging bading. Concept! Yung best friends lang nga kami ni Pat, I think siya talaga yung pinaka nagpabading sa akin. That's when I knew na. I think hindi ako straight. Sad. Anong sad? Anong sad sinasabi mo? Tapos? May jeep na dito eh. Wala kasing ganyan dati. Or is that a bus jeep? Hindi na ako sure kung ano yun. Nung first Baguio trip kasi namin dito as a band, nagsulat kami dito. Tingnan natin kung buhay pa siya. Agnes Lingon! Okay, next question. So, nung nagkaroon ka na ng idea na queer ka, how long did it take for you to accept this? I think yung pinaka naka-help sa akin ay nasa Saints ko ako. So, widely accepted siya ng community. I think sobrang nakahelp yun eh, na people around you make you feel na it's normal. Sa school ko lang siya kayang sabihin, parang it's still a different world pag outside school. So I'm not ready to tell it sa family ko or the people na closest sa akin outside. So it took me like a while, like the whole process would be, I think, since college until malabas yung Paninindigan MV. 9 years din? 9 years yung ano na yun, gap. Ah. I think kasi yung Paninindigan yung parang all out. Everybody knows na. So, ano yung nag-help nga sa'yo? Kasi di ba nga, it's easier to accept it in the context of an all-girls school na very accepting of, you know, queerness and... I think it's time din. Forces you guys, everybody sa band, sa team. Pero I think time din talaga for me na took me that long na ma-relearn yung mga things na nasa utak ko na ever since I was a kid. Like growing up in a Catholic school, so parang it's hard to be accepting of who I am when all these years, iba yung parang na-ingrain sa akin na ito lang yung only way or ito lang yung tama. So, ayun, parang kahit na na-feel ko siya and it's like, it feels normal sa school. Parang pag sa labas, feeling ko, oh my God, bakit ganun? Senior na ba ako? Kasi may mga ganong mood na. Mm-hmm. Tapos pagbalik naman, parang, but everybody's just celebrating love naman. Tapos, so parang it's a push and pull and ang dami ko din like lies sa sarili ko, lies sa mga friends kasi di pa ako ready accept. Like when they're asking, as in for, oh,
ano nga yun pa to? May something magina. As in, like, yung tipong they make you feel na parang okay lang sabihin. Pero di ko talaga siya kaya nung time na yun. Kasi as in, parang feeling kahit sila na yung nag-welcome sa'yo, hindi mo kaya. Kasi sinabi ko sa kanila, alam ko naman yung thing sa, since it's a close-knit family, wala malalaman lang ng lahat yun. Like, sinabi ko sa kanya, di ko alam, baka pwede namang hindi. Pero I feel, ang dami kong ina-overthink. Paano pag nalaman nila tito nila tita, tapos paano yun? I don't, yung pinaka ano niya kasi is, I don't want to disappoint anyone. Mm. And yung feeling ko na malaking pressure for me since pinaaral kasi ako ng mga tito and tita ko. I don't want them to be disappointed sa akin. Kasi yun yung least na gusto kong mangyari. So, high achiever tayo dito palagi. Surprisingly though, after nung MB, and especially nung kasal nga ni Miguel and Carol. Kasi yung family ni Carol, andun yung mga family na nagpa-aral sa akin. Ang weird, kasi I didn't expect people to be so welcoming sa aming dalawa nung day na yun. As in, wedding yun nila Miguel and Carol, pero feeling ko medyo may thesis defense ako. Kasi parang, shucks, mamimit ko na sila after nila mapanood yung MV. Kasi, oh my God, in person. Kasi, iba yung like sa Facebook ko lang. Tapos, di ko alam kung ano mo yari. Tapos, everybody saka, was like, sa ano, like a few months after malabas yung news about our engagement. Yeah. So, sure ako na alam nila, imposible. Kung di nila napanood yung MV, napanood nila yung TV Patrol, yung mga TV 5. Nakakita sila ng Inquirer, nung Star, as in lahat, Rappler. I'm sure alam nila yan. So, nung nandun na tayo, tapos, ang heartwarming niya marinig na, oh, ganun yung kasal nyo. Kasi they acknowledge na narinig ko yun, nandun ako nun eh. Tapos parang, hindi ko kasal pero ako yung naiiyak kasi feeling ko dun pa lang nila ako nakilala fully. Kasi parang lagi yung may part of me na di nila alam. Kasi I'm not sure kung tatanggapin nila yun. Eh, sobrang love na, as in, sobrang na love na love ko yung Focolar family. Na willing akong isuppress yung part na yun of me para hindi ko sila malus kasi ganun ko sila kalaw. So, took me 9 years para mayari yun. Proud of you. Kala si OA. Babaw talaga ng luha ko. Sige, paano yung sa'yo? Malaking part talaga yung community I was surrounded with kasi yun nga, I grew up in an all-girls school na common naman sa amin yung magkaroon ng relationships sa class or relationships within the batch. It wasn't hard for me to accept who I was kasi normal siya sa amin. Siyempre, ibang usapan kapag nasa labas na. Recently lang naman kami naging out na out. Pero one thing that really helped me accept who I was the idea that I wasn't alone. Because like sometimes people would come up to me or come up to us and tell us na nakapag-out ako dahil sa inyo. I wish there was someone like that in my life na na-inspire ako sa kanya kaya ako nakapag-out. Nakatulong din talaga yung hearing messages of support from other people. The strangers, actually. It's actually scarier to tell the people you're closest to. I was also able to tell my sister first, of course. Tapos, eventually, yung brother ko. Tapos, hindi na alam ng parents ko. Pero, eventually, I got to that. But, that's for another question. Ay, di pala nag-record. Ito ka? How did you come out to your parents? Same time tayo, di ba? Parang same day or same week. Hindi naman same week. Yeah, parang like within the same year. Yeah, when you message, I message din. Totoo? Yeah, I think it's the same week. Nag-message ako since we were still in Manila that time and hindi naman tayo lagi pupunta dito sa Baguio. So, nag-message ako. Isa kay mom, isa kay dad, pero same lang yung message. Tapos, ang unang nag-reply, mga kapatid ko nga ata eh. Nung nakwento ko kay mom, kinento na nila. Pero alam ko na, alam na ni EJ or a few of my siblings before pa natin. Sabi lang nila na, we love you ate, ganyan. Tapos, basta parang na-feel ko lang na nag-hug kami sa exchange yung messages na yun. But, writing it, yung mood ko ay parang, fuck it. Hindi ko alam kung anong sabihin nila, pero basta masabi ko lang. Parang walang pakialam. Dapat pala noon ko pa sinabi. Parang ganun yung mood. They were really accepting. And you feel it now, diba? Like, my mom calls you anak. And the dog's tawag ni dad ay apo. Ikaw. I think I came out the first time when I was in college. No, alam kong high school pa lang may inkling na yung family ko. Pero never ko siya kinonfirm. Tapos nung college, nag-come out ako once.
habang nag-errands kami ni mom, parang nag-drive kami, ganyan. Ako yung nag-drive noon kasi nagpa-practice ako. Drive ako, tapos sabi ko, paano kung, paano kung girls din yung gusto ko? Eh di yan, diretso kami simbahan after. Pero sabi niya, I still love you, anak, ganyan. Pero even after that first time na nag-come out ako, lagi pa rin niya sinasabi na, oh, kapag kinasal ka na sa lalaki, laging lalaki, ganyan. Even after nag-out na ako, kailangan ko pa rin siyang i-reinforce every now and then. So, ito na yung lagi kong sinasabi na coming out isn't a one-time thing. Like, gagawin mo siya for as long as it takes hanggang mag-gets na mga mahal mo sa buhay. I think the second time that I like really, really, really officially came out was when nag-message ako sa kanila while on a trip. We were on the way to a gig. Nasa van tayo. Out of town yun eh. Tapos, hindi ko lang kung bakit, pero nag-message lang ako sa kanila na mahaba na, so, I'm in a relationship with Agnes, ganito, ganyan. I want to tell you this because gusto ko na kilala nyo kung sino ako, kilala nyo kung sino yung dinidate ko, and I feel like this is something that I need to tell you para mas maging mas close pa tayo. Kasi close naman kami na parents ko eh. Like, very good naman yung relationship namin. Except for the fact na may tinatago nga akong side of me. Yun, kasi syempre, takot ako na hindi nila matanggap or takot din ako na magalit sila or takot ako na ma-disappoint sila. So yun yung sinabi ko sa kanila. Side kwento lang. Kaya din siguro ako nag-out is because napagod na rin ako mag-sabi ng excuse. Kung kunwari, nagpa-plano kami ni Agnes ng Japan. Pero ano yung ipapaalam ko? Na parang magja-Japan kami na kaming dalawa lang. Tapos, ano yung sasabihin ko? Magja-Japan kami ni Agnes, my best friend, my roommate, my dormmate for life. Diba? Para ko i-explain yun. So, isa sa mga dahilan talaga kung bakit ako nag-out ay para mas madali akong magpaalam. Pagod na ako mag-make ng excuse, pagod na ako maghanap ng ibang dahilan para lang payagan ako. So, yung ginagawa ko kasi kapag may mga ganyang risky texts na sinesend, te-text ko, bye, patay cellphone, dyan ka lang sa bag ko, mamaya nakita, che-check. An hour later, nung chinek ko, nagsabi naman sila na, okay, it's okay, we love you pa rin, ganyan. But even after, yun pa rin. I think hindi siya masyadong napag-uusapan yung phase na yon ng acceptance ng parents. Like, yung in-between na parang hindi ka dinidisown, pero hindi ka din tinatanggap. Like, that's where my parents were. So their processing period din. Oo. Kasi hindi naman yung tipo, nagsabi ka tapos, ah, okay na. Siyempre, sila din kung tayo din, may time nga tayo to process the whole thing. Like, it took me like 9 years. So sila din parang, may ganun din sila. Kailangan nilang isipin, ah, okay, so what is this? Kasi it's, especially for our parents na nasa mas religious nga na sa yun. So it's taking them a while. But it's not, doesn't mean na hindi sila dadating doon. It's just taking them just, a while. It's just gonna take some time. Like, as much time as you took para matanggap mo yung sarili mo, sila din, kailangan din nila ng oras para i-process ng yung lahat ng yun. In their minds, they had like a dream for you as their child. And now, magbabago yun dahil sinabi mo yun. So you need to also give them time. That's something I realized din, growing older. Kailangan mo din talaga sila bigyan ng oras. Nice. Congrats. Nice. Ano ba, napakaseryoso naman pala nito. Kala ko bagyo-bagyo lang. Wala akong mic, pero antagal ko na kasi nagkikrave ng binatog na ganito. As in yung Uchi Bagyo, dapat evap yung milk. ASMR. Dami na naman natin mapipilit dito. Sige na. Tapos na kami mag-bibay. But, kailangan hindi pa ata. Kasi yun na yung kasi sa pag hindi lang bibay ang meron. Kakagaling lang namin sa dinner with her fam. Ever since umalis ako ng Baguio, tapos matagal yung mga gaps between me meeting my fam. Parang nasasanay ka nang magsabi ng bye-bye pero weird pa din siya kasi you know na matagal yung next nakita. LDR things with fam. I miss mo sila? Oo naman. Sad ka? Oo naman. Lalaki ng mga sunflowers.
English breakfast. Okay, last question before we end. What is something you would tell your younger self? Yung younger self mo na hindi pa out. Gusto ko na mag-isa. Gasagot? Hindi, ikaw muna. Ako na nga nagtanong, ako pa sasagot. Ikaw na. Hindi nga, ikaw na nga muna. YOLO lang. As in, just be cool and don't rush anything. Huwag ka masyadong mag-overthink kasi magiging okay lang din ang lahat. Well, ang dami mo kasing hindi alam. Lalo na nung when I was like trying to figure things out talaga. Hindi pa ako sure sa lahat ng bagay sa sarili ko. Ako mismo yung nag-pressure sa sarili ko with things. But then, looking back, magiging okay lang din pala yung lahat. Hindi agad may sagot yung mga bagay. Hindi mo siya kailangan pilitin. You just have to like let things happen. And nangyari naman siya for me, for us. So, ayun, enjoy lang. Be chill. Don't worry too much. Yung sagot ko, halos parehas lang din sa sagot mo. So, dapat pala nauna na lang din talaga ako. Joke lang. What I would tell my younger self though is, things will fall into place sooner or later. And hindi mo talaga kailangan madaliin yung journey mo. Take your time. Don't rush things. And it will all be okay. Sabi nga, all will be okay. All will be okay. Eventually. Yeah. You'll be fine. Don't worry too much. You'll be okay. Ay, mas punta ka dito. Mukha siyang movie star. Sabi ko, ay. Ay, sorry. Have reached the end of vlog number 4. See you in the next vlogs. We'll try to keep editing and uploading. Mm-hmm. So don't forget to hit the bell button and subscribe if you haven't already. And please like this video if you want to see more of these. Thank you so much, everybody. Salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa vlog journey namin so far. Love you guys. Salamat. Take care. Bye-bye. Take care, cause I care. Bye-bye.